Hi guys, Tito Shid here. Welcome back sa Tito Gaming YouTube channel. Sa panahon na tila padami na ng padami ang mga nagsiswitch sa mga compact keyboards, medyo naiiwanan na yung vibe ng mga esports gaming keyboard na nandun na lahat para sa iba't ibang esports player sa iba't ibang gaming category. Kaya naman, naghain sa atin ng bagong putahe ang Asus ROG na sobrang sarap in a mas compact and mas solid way na sure akong sasabay sa uso at kakayahan natin mga Pinoy ngayong taon. Mga pamangkin, ang Asus ROG Falcon. Tara! Okay, ang review na ito ay mabilisan at magiging direct to the point kung ano nga ba ang masasabi ni Tito Gaming sa ganitong klaseng wireless compact mechanical keyboard para sa taon ng 2021. Dahil meron ng full review ang Asus mismo sa kanilang YouTube channel na Asus ROG Global. Ililink ko sa description down below. Andun na lahat ng dapat nyong malaman at makita. Specs or features sa compact mechanical keyboard na ito. Kaya naman ayoko lang basta-basta giyahin ang mga iyon at ulitin na lang i-review in a Tagalog way. Kaya naman sa review ko na ito, magfo-focus tayo sa pinakamasasabi ko sa isang mechanical keyboard na ito. Kumpara nga ba sa isang practical at maunawaing Pinoy, kung karapat-dapat ko nga bang purihin, magbigay ng payo na sana ganito or ganyan, o kung karapat-dapat ko nga ba itong pintasan agad-agad. Medyo challenging para sa akin. Para sa akin lang naman ang pag-produce ng isang gaming keyboard sa market ngayon dahil ang dami ng mas budget-friendly ng iba't ibang brand, sikat man or hindi, na solid na rin at mafulfill naman yung mga pangangailangan mo kagaya kung ano ang pinaglalaban at kakayahan ng isang mamahalin na mainstream keyboards. So para sa akin, medyo challenging talaga. Ano at paano nga ba mas makaangat ang Asus ROG Falcon? Samahan niyo akong hanapin yung kanyang pinaka-sweet spot. 65% to be exact, compact without compromise, ika nga ni Asus. Dahil unlike the normal 60% keyboard layout, eh medyo mahirap yung transition lalo na hinahanap ko maigi yung mga arrow keys. Siguro kung napagtanto mo or nakapag-decide ka na nakinakailangan mo nang lumipat sa mga compact keyboards, tapos ayaw mong mahirapan ng todo mawala yung arrow keys at iba pang shortcuts to consider kagaya ng delete key, page up, page down at kung ano-ano pa. Lalo na yung function row keys na natatagal naman i-on and i-off. For sure, maganda i-consider ito. Kumbaga, napupunan pa rin niya yung mga pangangailangan mo in a mas compact way. Punta muna tayo sa kanyang pinaka-body or overall build. Nagulat ako dahil isa sa mga ina-appreciate na mga consumer sa panahon ngayon is yung mga mabibigat na keyboards. Dahil feeling ng iba lang naman, mas premium sa pakalamdam or mas solid yung build and so on. Pero na-realize ko, since wireless gaming keyboard ito, meant to be on the go talaga. I mean, dadalhin mo kung saan-saan man or kung maglalaro ka sa ibang lugar kasabay ng laptop mo or ibang events. So yun, personal preference. At least meron kang good reason kung bakit magaan ang overall weight at build ng keyboard na ito. Plastic yung body pero aluminum yung ibabaw, which is nice. Nandito sa ilalim din yung Asus ROG logo. Sa keycaps naman, solid dahil PBT plastic material ang ginamit dito. Nice and thank you talaga, Asus. Shine through nga pala ito, it means kita mo yung ilaw sa Legends. At ang ganda ng font niya, bagay na bagay sa vibe ng keyboard na ito. Tipong futuristic or tila stealthy looking design. Cherry profile nga pala ito at kung mapapansin nyo, medyo maliit yung shift niya. Lalo na yung nandito sa kanan. At yung backspace, spacebar and so on. Kaya medyo challenging hanapan ng aftermarket keycaps ito. So nasa sa atin na kung paano natin ito didiskartehan. Pero ako personally, mas okay na sa akin yung ganitong vibe niya na pure gaming keyboard. Tipong mas okay yung ganito na gaming keyboard talaga siya as in. Kumbaga binili mo siya para maglaro na maglaro in a mas compact pero still complete way. Sa switches naman, sad to say, wala itong hot swappable feature. Pero at least Cherry MX switches naman ang ginamit, which is alam naman at tuwala naman tayo na literal natatagal ito ng ilang taong typing at matatag na gaming. Cherry MX Red switches nga pala itong unique na hawak natin, means linear, floating switches or floating keycaps design, which is mas prefer ko sa mga mechanical keyboards ngayon. Yung ganitong klaseng keyboard, meron silang blue, brown at silver Cherry MX switches sa market ngayon.
Pagdating sa ilaw or RGB, hindi ganun kaputok yung ilaw unlike other mainstream keyboards na sobrang nangingibabaw sa RGB dahil to consider na gaming keyboard ang mga iyon. Pero siguro habang tumatagal, the more nagmamature ka, mas ma-appreciate mo yung mga RGB pa-ilaw effect na tama lang at hindi sobra. Para sa akin, the more nagmamature ka, the more nare-realize mo. Tipong hindi naman nakakatulong kung gano'ng nga ba ka-bright yung ilaw ng RGB mo para mas umayos yung tutok mo sa mga FPS games or kahit na anong laro pa man yan. Siguro mas pinanindigan ng Asus yung mas mature feeling yung level ng brightness ng RGB or aura sync ng keyboard na ito. Kasi ganun din yung pinaka-bentay niya or pinaka-vibe ng keyboard na ito. Parang mature feeling or mature looking design talaga siya. Tsaka kung literal na sobrang gagamitin mo yung wireless feature niya, mas okay siguro naka-turned off yung RGB to save battery. Kapag wireless mode nga pala, kaya nga pala neto tumagal ng 450 hours na gamitan kapag nakapatay ang RGB at 53 hours naman kapag naka-on. Kapag chinedge mo nga pala ito ng around 30 minutes, kaya na neto tumagal ng 30 hours na tuloy-tuloy na gameplay. Take note ha, kahit wireless ito, pwede mo pa rin i-aura sync, meaning to say, i-sync in sa iba't ibang Asus peripherals or computer parts mo. Pwede kang mag-set ng macro sa software niya na nandito na lahat ng pwede mong i-configure or kalikutin. Pwede mong i-set anytime kung ilang minutes mo gusto mag-power saving mode itong Asus ROG Falcon. Nandito naman sa side yung isa sa special feature ng keyboard na ito. Meron siyang parang touch command or kung tawagin, interactive touch panel kung saan dito mo pwedeng i-set up kung anong function ang gusto mong nagagawa niya. For example, ito pag hinihimas mo, parang nagsisilbing scroll wheel. Sumasabay siya sa page up, page down. Tapos pag tinatap mo naman, nagsisilbing volume rockers. Nice additional feature na maganda i-consider at baka makatulong sa iba't ibang gaming or media needs mo. Emphasize ko maigi, pwede mong i-customize sa software niya kung anong gusto mong pinaka-function or gagawin nitong side touch panel. Silipin naman natin yung top cover. Nagsisilbing cover sa ibabaw, nagsisilbing cover sa ilalim. Since on the go ito, okay din na protektado sa loob ng bag mo yung keyboard mo mismo. Pwede mo din naman gawin itong pangpatong sa ilalim para kung feel mo na mas mataas yung keyboard mo o para hindi pa kalat-kalat yung cover na ito. May foam sa loob, made of plastic aluminum top. Pag nakapangsalo yung cover sa ilalim, itila medyo mas kumukulog yung typing sound ng keyboard or keycaps na ito. Kumbaga nagsisilbi ito bilang dagdag na dampener para mas okay yung tunog ng typing ng keyboard mo. Pwede mong i-toggle on and off yung function row keys at kung gusto mo naman number keys ang naka-on, no problem. Pipindutin mo lang FN plus insert key and there you go. So take note lang sa mga gagamit or lilipat sa mga compact keyboards, kailangan sanayin natin yung sarili natin sa iba't ibang shortcuts kagaya ng print screen at kung ano-ano pa. So keep that on mind, pero guaranteed na halos nandito pa rin lahat, so no worries. Ganun ang pinaka-selling point na itong Asus ROG Falcon. Dito naman sa top, makikita natin yung USB Type-C port. Mukhang any custom cables will fit naman since wala siya parang palubog. Then dito naman sa kabila is yung on and off switch kapag wireless mode. At yung slot or bulsa ng 2.4 GHz wireless receiver na sobrang maaasahan natin. 2.4 GHz wireless connectivity means zero delays and zero lag. So yun, Tito Sheed, may recommend mo ba sa amin ang Asus ROG Falcon? Para sa akin, hindi at oo. Explain natin. Para sa akin, medyo mahal na isang mechanical keyboard sa presyong 7,500 to 7,800 pesos. Yun nga pala yung pinaka-SRP niya. Kagaya nga na sinabi ko kanina, prangkahan tayo lalo na sa panahon ngayon. Ang dami ng mas budget-friendly na modular at hot swappable mechanical keyboard sa market ngayon. Actually, since 2020 pa nga, lalo na ngayon 2021, na very customizable yung mga mechanical keyboards na hinahain sa atin ng iba't ibang brands ngayong taon. Na mapupunan yung mga pangangailangan mo at masasatisfy ka pagdating sa feeling, typing at gaming. Or kung meron kang ibang klaseng switch or prefer mong switch para sa typing experience or gaming mo. So dun medyo kapos ang Asus ROG Falcon yung hot swap feature. Pero bibigyan kita ng isang scenario ha. Kung ikaw yung isang tipo ng tao na meron ng hot swap or more enthusiast level ng isang mechanical keyboard, tapos naghahanap ka ng isang mechanical keyboard na on the go, kumbaga yung gagamitin mo talaga para lang pang gaming, parang ganun, kumbaga pure gaming experience ang bentaya or kapasidad, esports ang usapan na, sure ako makakasundo mo tong Asus ROG Falcon. Kung i-appreciate natin yung pagiging wireless niya, magaan, compact, na on the go, matagal din malobat, hindi na ako compromise yung needs mo sa isang gaming keyboard, kung ano ang kakayahan ng isang full size gaming keyboard na sobrang customizable at sobrang panalo, kaya dun palang medyo lumalamang Asus ROG Falcon. Pero kagaya nga na sinabi ko kanina, solid siya, solid din yung presyo niya.
Kumbaga, you get what you pay for. Ito yung tipo ng mechanical keyboard na sobrang compact, sobrang gaan. Kumbaga, sa-assal pack mo na lang sa backpack mo on the go. Sakali namang meron tournaments or events, kung saan-saan mang lugar, kumbaga, ito yung best buddy mo na dadali mo para sa'yo. Or kung gusto mo pumunta sa bahay ng tropa mo, tapos maglalaro kayo magdamagan, at least dito may main weapon ka na on the go. Sobrang solid, sobrang premium, sobrang pogi. Wala akong maipintas sa kanya for the price. Talagang legitimate, 7,800 pesos. Keyboard ito dahil sobrang mamahalin din ng features and ng itsura niya. Kaya naman kung may extra budget tayo for this keyboard, hindi ka magkakamali dito. At least kung FPS gamer ka, meron kang isang compact mechanical keyboard na pwede mong laspagin, tagtagin sa loob or labas man ng bahay mo. At gusto ko lang i-emphasize may idea, para doon sa mga hindi pa nakakapag-try ng mga compact mechanical keyboards, siyong talagang magbe-benefit ka sa ganitong size, lalo na kung FPS gamer ka. Kasi hindi naman ideal in human reflexes na nakabuka yung kamay mo kapag naglalaro ka ng FPS games dahil full size yung mechanical keyboard na gamit mo. Hindi naman akma yun sa body language ng isang tao na naglalaro ka magdamag na nakaganyan. So medyo awkward, di ba? Mangalay ka in the long run. Pwede na lang kung nakapag-adapt or nasanay na tayo sa ganung position, pero iba pa rin yung change kapag nasumubok tayo sa mga more compact size mechanical keyboard sa panahon ngayon. At saka kung tutusin na sa mga esports event or competition or tournament or kung ano pa man, literal na hindi naman ganun kalaki yung allotted space para sa desktop mo or sa gaming area na ibibigay sa'yo. Dahil may iba, may ilan-ilan lang naman na medyo masisikip yung mga gaming area or magkakatabi kayo. So dun magbe-benefit, dun mas papabol kapag compact size keyboard ang gamit mo or dun ka nasanay. Lalo na kung FPS games. Ulitin ko, lalo na sa mga FPS games, meron kang extra room sa pag-glide or pag-flick ng gaming mouse mo. Lalo na kapag mas intense na yung laro and so on. Kumbaga, hindi ka mauubusan ng space. Hindi rin mangyayari yung tendency na tataba yung gaming mouse mo sa keyboard mo kapag nag-flick ka or nag-glide kapag intense na yung laro. Pero depende pa rin sa laro. Kung sakali naman yung keyboard mo yung nangailangan talaga ng full-size keyboard functions or features, so yun, kanya-kanyang preference lang talaga. Pero masasabi ko, big help pa rin or may charm pa rin yung mga ganitong 60 to 65% compact mechanical keyboard. Pero kung tutusin na, 65% to, pero yung overall dimensions niya, yung haba ng keyboard is pang 60%. Napapanatili pa rin niya yung mga arrow keys at ibang shortcuts. So nice. Sobrang ma-appreciate mo yung ganitong layout na ginawa ng Asus dahil nandito pa rin yung extra features niya kagaya ng isang full-size gaming keyboard. So medyo kailangan na lang talaga natin sanayin sa iba't ibang diskarte o shortcuts. In short, ito yung tipo ng premium mechanical keyboard na hindi hot swap pero bawi naman sa extra features and functions to consider. So yun, very 2021, solid mechanical keyboard na walang compromise. Mga chong, ganun ko na-appreciate itong Asus ROG Falcon. Kumbaga, ibinigay sa isang gamer lahat-lahat ng sobra-sobrang pangangailangan niya in a more compact way at on the go. At yun, basta't with Asus ROG Falcon, lahat tayo pwede malason. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung entire video, please do subscribe and support my YouTube channel. Marami pa tayong mga Asus ROG gaming peripherals na pagdadaanan at i-review dito. So please leave your comment down below kung meron kayong question. At handang-handa ako makipagkwentuhan, makipagchismisan sa inyo. Ingat kayo, wear your face mask, face shield. Thank you all. God bless.